Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Aksyon Bandera! Aksyon Bandera! Para sa inyong mga reklamo, sumbo at payong ligal, aaksyonan niya dito sa Aksyon Bandera! Magtungo lamang sa tanggapan ng Radio Bandera News Philippines Incorporated na matatagpuan sa Rojas Street, Puerto Princesa City. At ito'y aaksyonan kasama ang inyong kabandera, Kaluwi La Rosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Dito lang sa 88.7 Radio Bandera. At ngayon, narito na, ibabandera, aaksyonan ang inyong mga reklamo at sumbong Kaluwi La Rosa. Aksyon Bandera! Aksyon Bandera! Aksyon Bandera! Aksyon Bandera! Magandang tanghali, Bansang Pilipinas! Aksyon Bandera! Lunes na ho, October 12! Aksyon Bandera! Lunes, Monday! Aksyon Bandera! Masa inyo po ang palatuntunan ng Aksyon Bandera! Aksyon Bandera! Kasama po ang inyong lingkod, ang pambato po ng Barangay Bangkaw-Bangkaw, ka Gerald Gales, ang Batang Squatter, ganap na pong broadcaster. Aksyon Bandera! Aksyon Bandera! Ito ho ang palatuntunang pwede niyong sumbungan ng mga reklamo dyan sa inyong lugar, barangay. Ayos, kuyado. Aksyon Bandera! Thumbs up si Kedong. Aksyon Bandera! Pwede niyong sumbungan ng mga reklamo, yung mga problema na hindi o inaaksyonan, dito magkandahiyan tayo. Aksyon Bandera! I-text niyo ako ha sa 0912-276-7075. Aksyon Bandera! 0912-276-7075. Aksyon Bandera! Ayan po yung ating text line, kahit saan kayo, kahit sa mga munisipyo, kahit na mga liblib na barangay. Aksyon Bandera! Kailan pala ang tuntunan ito, hindi sa atin, kundi sa ating, o hindi sa akin, kundi sa ating lahat. Aksyon Bandera! Sa lahat ng aking mga kababayan, sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Aksyon Bandera! Ang Aksyon Bandera ay sa inyo. Aksyon Bandera! At ang ating pong palatuntunan ay live sa ating malalakas na himpilan sa mga radyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ang dami niyan sa mga munisipyo. Aksyon Bandera!
Sa TV naman, Channel 40, basta sa Puerto. Aksyon Bandera. Sa buong mundo, basta tayo naka-Facebook Live, pwedeng mapanood. Aksyon Bandera. Maliban sa tayo naka-Facebook Live, marami rin yung mga balita na pwede niyong mabasa, mapanood dyan po sa Bandera News TV Philippines. O galiin ninyo ang pagbabasa sa panahong ito ng mga balita. Maraming mga kwento, chismis, katang-isip. Para hindi ho kayo maligaw sa tama't detalyadong impormasyon, nandyan sa Bandera News TV Philippines. Okay? Aksyon Bandera! Wala dito yung globe, nandun ka nung sa labas. Aksyon Bandera! Congrats sa lahat ng mga Lakers fans! Aksyon Bandera! Ilan dumami yung fans ng Lakers, ha? Aksyon Bandera! Champion, eh! Ang merong inuman na naman sa mga bahay-bahay ngayon, ha? Aksyon Bandera! Marami atang nagpustahan, eh. Sino bang panalo? Aksyon Bandera! Yan na. Marami yung nagagalak. Ano to, eh? Panahon talaga ng Lakers ngayon, eh. Aksyon Bandera! Para ro yun kay Kobe Bryant. Aksyon Bandera! 2-4, 4-2 ang score. Number ni Kobe yun, ha? 24, di ba? Aksyon Bandera! Ayan na talaga. Game ano na talaga yun? Game 6. Hala nyo, may Game 7 pa, ha? Aksyon Bandera! Pero maganda rin sana kung merong Game 7. Talagang intense. Ay, alam, tambak eh. Aksyon Bandera! Congratulations sa atin, ha, mga Lakers fans. Aksyon Bandera! Update mo na tayo ngayon. Update mo na tayo sa ang palatuntunan muna natin, ha? Ay, hatid sa atin ang DTX 500. Aksyon Bandera! DTX 500, nakakatulong po na magpalakas ng atay sa pamamagitan po ng nagpapalabas po ng mga toxin galing po sa ating iniinom at kinakain araw-araw. DTX 500, may pinakamataas na aurak value. Isang powerful antioxidant na nagwawalis ng mga free radicals sa ating dugo. Isang compound na nagsisira ng ating atay. DTX 500, iwasan po ang fatty liver na nagbubunga ng mga bato sa abdo at liver cancer. Iwasan ang pagtaas ng SGPT o yung pong pamamagan ng atay. Mag DTX 500 araw-araw. DTX 500, mabibili na uli sa lahat po ng mga pharmacy na malapit po dyan sa inyong lugar. Aksyon Bandera! Sa mga meron pong problema sa puso, heart problem, ipa-check up nyo na yan. Pwede ho kayong magsadya pumunta sa Life Extension Clinic. Yan po ay matatagpuan dyan po sa Chinatown Mall Center. Bukas sila araw-araw. At mag-take din ho kayo't bumili ng kanilang Vitamin D3. Ang Vitamin D3 ay pampalakas ng selula ng ating mga katawan dahil ang Vitamin D3 is for longer life. Aksyon Bandera! Update muna tayo sa Linga para sa mahihirap. Aksyon Bandera! Mga babanggitin natin, ito po yung mga namatay na miyembro ng Lingap. Number 50 sa ating pa rin pong listahan hanggang sa ngayon, ha. 42 hanggang 50 yung po ating pinag-iipunan sa mga miyembro ng Lingap. Makinig ho kayo, magandang tanghali sa inyo. Aksyon Bandera! Ito yung mga pinag-iipunan natin na dapat natin bigyan ng abuloy. Number 42 na namatay, si Gonda Tulop ng Barangay Kamuning. Number 43 na namatay, Roberta Quinones ng Barangay Santa Monica. Number 44 na namatay, Joaquin Batul ng Barangay Santa Monica pa rin. Antonio Villame, number 45 ng Barangay Mangingisda. Number 46, Lorna Lahan ng Barangay Tagaminit. Number 47 na namatay, Lelita Ibanez ng Barangay Simpukan. Number 48 na namatay, Esther Hermosora ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Number 49 na namatay, Soledad Banyaga ng Barangay Nagawansab. Number 50 na namatay, Alan Go ng Barangay San Pedro. Number 50 huli sa listahan sa ngayon, Alan Go ng Barangay San Pedro. Aksyon Bandera! Sa mga kolektor, pwedeng magbigay ng inyong abuloy o kaya magsadya dito po sa opisina ng Linga para sa mahirap sa loob po ng Bandera. Aksyon Bandera! Pasok lang ho kayo dito. Dito po sa loob yung pong opisina ng Linga para sa mahirap. Sa mga hindi pa miyembro, magpamiyembro na ho kayo. Malaking tulong po siya sa pamilya pagka kayo po'y namatay. Walang pinipili kasi yung kamatayan. Pwedeng bata, matanda. O, di ba? Maganda't paghandaan natin. Mahirap humingi ng tulong, pero dito ho, maghihintay lang tayo. Basta mag-iaktibong miyembro lang tayo ng Linga para sa mahihirap. Marami na yung natulungan,
at marami pa ang matutulungan. Aksyon Bandera! Update muna tayo sa COVID-19 alert! Radyo Bandera COVID-19 alert! Sa buong mundo, meron na tayong 37,579,193. Ang dami! Radyo Bandera COVID-19 alert! Tagal ng gamot eh. Hinihintay natin yung vaccine pero hanggang sa ngayon wala pa rin vaccine. Kaya mataas pa rin po yung bilang sa buong mundo, 37,579,193. Ang mga gumagaling naman na sa 28,181,842. Nasa 1 million naman yung pong mga namatay, 1,078,845. Radyo Bandera COVID-19 alert! Dito na tayo sa Bansang Pilipinas. Sa Pilipinas, meron tayong 339,341. Radyo Bandera COVID-19 alert! Pero ang gumagaling ay nasa 293,075. 293,075. Radyo Bandera COVID-19 alert! Pero ang namamatay, araw-araw ha? Araw-araw meron pa rin namamatay. Sa Pilipinas lang yan. Mataas pagkabuong bansa o buong mundo. Pero sa Pilipinas, araw-araw meron pa rin pong namamatay dahil sa COVID. Radyo Bandera COVID-19 alert! 6,321 sa Pilipinas yan. Puntahan natin ang lalawigan ng Palawan. Radyo Bandera COVID-19 alert! Sa lalawigan ng Palawan, meron na tayong 96. Tumaas na naman sa atin sa lalawigan ng Palawan. Radyo Bandera COVID-19. 96 dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Nasaan yung 96 na yan? Ang pinakamarami, nako. Grabe, 53. Sa bayan po ng Kuyo. Oo, 53 sa Kuyo. Radyo Bandera COVID-19. Sumunod ang Puerto Princesa na merong 23. Ang Puerto ay merong 23. Ang pangatlo ay ang bayan ng Coron na meron pong 14. Ang pangapat ay ang Soprano Española, merong 3. Tigisa naman ang Agutaya, Culio na tambayan ng Aburlan. Sa kabuuan, 96. Tumaas po yan. Radyo Bandera COVID-19. Umangat yung bayan ng Cuyo eh. Yung Coron, walang galawan, 14. Yung Puerto Princesa, bumaba. Yung Espanyola, 3. Hindi gumalaw ang Agutaya, Culio na Taburlan. Cuyo lang talaga yung tumaas. Grabe yung local transmission sa Cuyo. Dito ni sa atin, ganun din. Mayroong gumaling pero may nadagdag. Merong panibagong kaso dyan po sa Barangay San Jose. Inannounce po kahapon yan. Dalawa ang nadagdag kaya sa Barangay San Jose, 6 yung pong positive na hawaan. Radyo Bandera COVID-19. Meron pa tayo sa Barangay San Manuel, meron pa tayo sa Tagburos, meron pa tayo sa Barangay San Pedro. Radyo Bandera COVID-19. Ang napapagaling ay nasa 304. 304 yung pong napapagaling. Radyo Bandera COVID-19. October 12 ngayon. Ngayong araw na rin ho ay expected na wala hong bibiyahing LSI, ROF at APUR. Hindi papayagan niya na makabiyahe dito sa atin sa Puerto Princesa. Pero may lalapag na aeroplano, sakay po yung LSI, ROF at saka APUR. Pero yun ay mga biyahe papuntahon ng mga munisipyo. Dito sa atin, simula ngayong araw sa Puerto Princesa hanggang katapusan, hindi mo napapayagang tumanggap ng LSI, ROF, APUR. No, na BBI pabalik sa Puerto Princesa. Wala muna yan. Radyo Bandera COVID-19. Tuloy-tuloy ang liquor ban sa mga bar. Sa mga bar, pero sa bahay pwedeng uminom. Radyo Bandera COVID-19. Walang lockdown. Paulit-ulit na tanong at paulit-ulit na sagot pa rin yan. Simula pa noong nakaraang linggo hanggang ngayon, buhay pa rin ang pag-iisip ng ating mga kababayan kung magkakaroon ng lockdown. Wala hong lockdown. Walang no. Walang lockdown. Radyo Bandera COVID-19 alert! Ang biyahe naman ay tuloy-tuloy lang ang biyahe. Saang mang mga munisipyo kayo ha? Saang mga munisipyo kayo? Galing Batarasa, Espanyola, Nara, Roja, San Vicente. Tuloy-tuloy ang biyahe. Pwede ho kayo makabiyahe niyan. Papasok at palabas ng Puerto Princesa. Maliban sa bayan ng Cuyo at sa bayan ng Coron. Hindi mo napapayagan pumunta dito sa atin. Radyo Bandera COVID-19 alert! Hindi rin tayo makabiyahe in taga Puerto, hindi rin tayo makabiyahe sa El Nido. Binawal mo nang bumiyahe tayo doon. Mataas para ho yung COVID cases natin dito sa Puerto. Yan yung mga update natin sa COVID ha. Radyo Bandera COVID-19 alert!
Alas 11.23, may mga reklamo tayo pero mamaya ng konti yan ha. Magko-commercial ako ng saglit. Pero bago tayo mag-commercial, magbawas muna tayo ng mga text ninyo sa ating pong text line. Aksyon Bandera! Siya nga pala ha, yung sa bayan, dyan po sa, sa barangay San Manuel. Dyan sa yung pinag-usapan natin nung Biyernes tungkol doon sa yung bakawang pinagpuputol at pinagtatayuan ng kanila mga bahay. Wala man ako dyan pero alam natin yung pong sitwasyon. Sabado at Linggo, nako, mayroong mga taong pumunta dyan. Tuloy-tuloy pa rin yung pagtatayo ng kanila mga bahay. Mukhang wala ho kayong takot sa barangay official ninyo ha. Wala ho kayong takot sa mga barangay official ng barangay San Manuel. Wala kayong takot sa barangay o sa Senro, sa DENR, na masampahan kayo ng kaso. Aksyon Bandera! Pinag-usapan na yan noong nakaraang Biyernes ha. Tuloy-tuloy pa rin kayo. Nataon nyo pa ng Linggo. Diyan kayo pupunta para maglinis. Para lang magtayo ng inyong mga bahay. Corals, bahura yan. Tapos mga bakawan yan. At tayo pa rin pa ba kayo dyan? Dapat mabantayan at hindi na mapayagan yan ha. Parang binabalawalian nyo lang yung mga barangay officials natin dyan ha. Aksyon Bandera! Bawas ako ng mga text ninyo. Rojas to Puerto, sabi 180. Cherry Bus, Puerto to Rojas, 150. Dapat parehas, minsan hindi na nila sinusunod ang social distancing. Pagkamahal yung pamasahe, huwag na ho kayong sumakay dyan. Maghanap kayo ng ibang mga bus na pwede nyo sakyan basta mura. Pag alam nyong mahal, huwag. Sabi nyo kung anong mga ano yan, ha? Mga bus yung mga mahal. Para doon tayo sa mga mura lang. Magandang tanghali ka, Gerald. Dito po sa bahay ng Taytay, halos araw-araw at gabi-gabi na lang, nagba-brownout ang paleko. Lumaki yung bayarin namin. Kapag di nababantayan yung kuryente, patay sindi, paki-action na naman po. Salamat ka, Gerald. Nako, kahit dito sa Puerto, grabing brownout kahapon. Total blackout to eh. Total blackout. Nagkaroon yata ng problema yung isang power provider natin. Kailangan natin ang Pinas para mahiwalay ang gulo sa Mindanao at mawala na sa Mindanao at mawala na ang Mindanao. Magiging tatlo na ang Kongreso, ang Senado. Sumagot kayo, maganda pala ang tatlo eh. Ay, tutungkol ito sa ano, sa 3-in-1 Palawan. Ay, kaya lang wala. Pwede ito kung meron lang panukala na hatiin ng Pilipinas. Ko nga kung meron lang panukala. Kung meron yan, maganda ito na idaan sa proseso. Kaya lang, wala pa sa ngayon. Ang meron dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Meron panukala hanggang sa naging batas. Mula sa barangay, sa sangguniang bayan, sa sangguniang panlalawigan, sa Kongreso, sa Senado, pinirmahan ng abogado at presidente na si Pangulong Duterte, nakaso sa Supreme Court, pinaburan pa rin ng Supreme Court. Ngayon, ang taong bayan ang magsasalita kung ano ang dapat at karapat dapat sa ating lalawigan dahil matutuloy na po yung plebisito o pwedeng January, February, March, April. Basta sa buong next year, 2021, first quarter ng taon, matutuloy na po yung plebisito. Tama na yan kasi nakakapagod na rin kasi talaga yung panikaso doon, kaso dito. Pagalingan, patalinuhan ng mga kuro-kuro. Ibigay na natin yan sa tao. Yung mga taga-munisip, yung mga naghihirap na, ang pagpasyahin natin, sila na yung magpasya kung gusto ba nila o ayaw. Marami ng mga matatalinong nagsayang ng oras dyan, di ba? Marami ng inilaang panahon. Mahaba na rin ang tinatakbo ng proseso. Tama na yan. Bigyan na natin sa tao, magpasya na yung ating mga kababayan kung gusto ba nilang magkaroon ng tatlong probinsya. O manatiling ganyan pa rin. Ganito pa rin ang Palawan. Aksyon! Saglit lang, mag-commercial na ako tapos magbabalik tayo sa mga reklamo ninyo. Aksyon! Aksyon! Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained.
With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, we are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. At mainit na usapin ang hanap nyo. Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapang sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating ikalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson, Basta Radio. Ibandera mo! Santong Plus Herbal Capsule. Mas masarap! Trabungko salabat! Pure ginger tea! Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko salabat! Trabungko salabat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan. Kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan, at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko salabat! Wala nang higit pa sa sarap! Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may price na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Address, Barangay Presidente
San Vicente Branch. Ang nanalo para sa Victory Raffle Draw ay si... Michi L. Pabilonia. Makatumbalin, San Vicente, Palawan. Antera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Aksyon! Aksyon! Bandera! Alas 11.34 ng tanghali. Aksyon Bandera! Standby lang muna yung sa labas ha, yung manaayong meron ding reklamo. Aksyon Bandera! Ayun lang natin ito yung lakad natin nung kahapon, Sabado ay Linggo. Aksyon Bandera! Pero bago yan, yung mananawagan muna. Yung nanay, yung nasa labas din, mananawagan, unahin ko lang ito. Tapos puntahan natin yung Barangay San Manuel. Yung sumbong kahapon na meron pa rin nagsisipagtayuan ng mga bayad dyan sa may Bakawan. Tapos puntahan natin yung... napagbintangan na sinasabing magdanakaw. Dalaran nila yung gamit nila. Pakita namin sa inyo kung ano yung laman. Aksyon Bandera! Alas 11.35, merong mananawagan lang. Hello nanay, magandang tanghali po! Po, magandang tanghali po. Sinamana po po si Mrs. Imelda Villacanta po. Imelda Villacanta. Villacampa. O, oh, Villacampa ng barangay? Nang... Prinsesa din po. Ha? Puerto Princesa? Prinsesa din po, Barangay Bagong Sikat. Okay, Barangay Bagong Sikat. Sige, ano po yung panawagan ninyo, nanay? Po, mananawagan po ako sa Taguro na noong May 25, umuwi ako ng Iligido Bistibetad kasi galing po kami ng Dawid, Karohay. Oh. Doon po nag-aral ang ating mga apo na dalawa, ang pangalan po kay Princess Hannah Gregorio at saka si Christelmi Gregorio. Sa madaling sabi, akala ko kung hindi na kami makakauwi ng pwesto, kaya in-enroll ko po sa Barangay Villalibrecad, El Nido, Palawan. Mm. Ngayon, di akala ko kung makaka magtagal kami doon. Ngayon, hiningi nila ang date of birth ng mga apo ko, nung nag-inroll ako sa kanila, ang mali ko lang po doon, sir, hindi ko natanong kung anong pangalan ng dalawang guro na in-enrollan ko doon. Oh. Ngayon, nung Augustine, kinuha ng anak ko yung mga anak niya, hindi na po nakapasok doon sa Barangay Villalibrecad. Bakit daw? Ngayon, kinukuha po yung kahit ng tumangkin ko doon at sabi ko ng mga guro doon ay hindi daw ako nagbigay ng card sa kanila. Ang sabi ko naman, hindi naman ako ulianin pa na ito para mag-ginawa ko. Bakit nawala ang card ng mga anak ko? Ngayon, nagsisang batae ko na hindi na makapag-aral ang mga apo ko sa Thailand dahil nawawala ang card. Hindi na ma-enroll sa WISCOM po. Sa WISCOM, dinala ng ama niya. Oh, sige. Kaya nananawagan ako, sir, sa mga guro, sa dalawang guro na doon, pangatlo kay Pambilin, na patawarin lang nila ako sa pag-enroll ko na hindi ko nakuha ang pangalan nila dahil alam ni Pambilin kaputihan, guro doon, na ako po ay kapatid ni Bilma Garcia na inanak niya sa kasal. Noong time na nag-enroll ako doon, nandoon si Ma'am Bilin dumating. Kilala ko si Ma'am Bilin, si yung dalawang guro, at namaliho ako dahil hindi ko na tanong ang pangalan.
doon ako nagbigay ng card sa dalawang guro. Tapos tinanong nila ang pangalan ko, binigay ko ang pangalan ko sa kanila. Sa ngayon, kinukuha na ng anak ko ang card, hindi mabigay-bigay kasi nawawala. Kaya naisip ko na magpunta ako dito sa tanggapan niyo para ako manawagan sa kanila. Kung sino man sa tatlong guro doon, kilala ko mabilin, yung dalawa hindi. Na in-enrollan ko ng third yung mga apo ko, nawa is, ano, hindi po nila, hanapin din po kasi hindi na makaagal ang mga apo ko. Okay, pinatawagan ko sila po. Okay, sige po. Nanay, maraming salamat ta sa panawagan mo. Opo, at saka, ano, bakit po sir, may isang tanong pa po ako. Oo. Bakit ayaw na, ayaw tanggapin pa ngayon yung mga anak, mga apo ko, hindi daw mabigyan ng module sa WISCOM? Oo. Dahil wala nga daw card. Oo, kasi yun yung proseso eh. Ang kailangan natin, okay, ang kailangan natin ay kunin at makapag-provide ng card. Kako, sabi ko nga sa'yo, sabi ko nga sa'yo, yung panawagan, wag na lang sana, ang gawin natin, kunin mo yung number ng mga guro, para matawagan natin sila, magpa-reproduce tayo ng card at makapag-aaral pa rin sila. Pero okay lang naman kasi gusto mo na ipanawagan, kaya okay lang yun, panawagan natin. Pero yung tanong mo kung bakit di pa rin sila makapagbigay ng module kasi hindi pa sila totally nakapag-enroll kasi nawawala yung card. Sir, isa pang tanong, hindi ba temporary enroll lang po? Temporary enroll? Opo. Hindi yata nag-i-issue ng ganun eh. Walang alanganing enroll talaga eh. Pag pina-enroll, enroll talaga. Kasi hindi mabigyan ng ano ng mga subject ng mga apo ko. Malilit na po sila sa oras. Okay, sige. Kaya gusto ko rin sana na matukoy ng guro ang pangalan po ng apo ko, yung grade, papasok sa grade 3, Princess Hannah Gregorio. Ang pangalawa, papasok sa grade 2, Christelmy Gregorio. Saan mo binigay yung card? Sang school yan? Barangay Villa Libertad, Ilmido po. Okay, sige, ganito. Ang Ilmido, hindi makakapasok ang taga-Puerto. Opo. Okay, simula ngayon, hindi makakapasok. Pero dahil meron kang valid reason, pwede kang pumunta sa Ilmido. Hanap, ito yung advice ko ha. Opo. Ang advice ko, kasi sabi sa akin ng sa Ilmido, yung kanilang head ng Emergency Operation Center nila, pwede naman makapasok pagka valid yung pupuntahan, yung gagawin. So, punta ka ng Ilmido, hanapin mo yung dalawang kausap mo na pinagbigyan mo ng card, baka mai-provide nila o baka kinakailangan lang o baka pwede mo sila makausap at tanungin mo sila kung nasaan yung card. Kung wala talaga doon, pagtulungan ninyo ng school, ikaw, pati yung teacher na mga kausap ninyo, pati yung advisor, kung paano makapag-provide ng card para naman makapagpa-enroll na uli yung anak ninyo at mahabol na. Ganito, sir, wala akong pamasahe. Oo. Kasi kung meron lang ako pamasahe, matagal ko na yung tinuntahan doon kasi ako talaga ang nag-enroll. Okay, sige. Manawagan ka uli kung sino yung gustong magbigay sa'yo ng pamasahe. Sige. Sige po. Pinatawagan ko po ang magagandang kalooban. Mawalang galang na po sa nakikinig dahil hindi po ako pwedeng magsinungaling. Nasabihin ko na ganito, ganun ako. Talaga wala akong pamasahe dahil isa na ho ako senior citizen. Nung time na interview nila ako, nagbigay pa ako ng edad ko sa kanila. Kaya sinatawagan ko talaga ang guro, ma'am. Maawa naman kayo sa mga apo ko na hindi makapasok. Dahil hindi matanggap-tanggap dito sa WISCOM. Dahil wala nga ang card na diyan po sa inyo binigay ko. Hindi nyo pwedeng sabihin na nagpa-interview lang ako sa inyo, hindi ako nagbigay ng card. Hindi po ako pwede magsinungaling. Totoo lang. Sa edad kong ganito, hindi pa ako nagsinungaling sa kapwa ko. Kaya tinatawagan ko kayo. Kung sino man sa inyo dalawang guro na nagtingin ng card ng anak ang apo ko, nagtingin ng mga record, alam nyo yun. Hanahanapin nyo, maawa kayo sa akin at saka sa mga apo ko. Wala akong pamasahe magpunta dyan, magkuha sa inyo. Kaya sige po, maraming salamat po sir. Okay, sige. Kunin mo rin yung number ha. Baka makapag-provide yung kamag-anak mo makapunta sa school. Pag nakuha mo yung number ng mga guro na kausap mo, balikan mo ako ha para maano natin, matawagan natin. Sige po. Okay. Kaya lang, ito naghihingi ako ng patawad sa mga guro kasi
Parang niloko ko rin sila na nag-enroll ako tapos hindi nakapag-aral yung mga apo ko doon. Okay. Pero hindi ko naman yun katakalain na ganun pala mangyayari. Oo, kunin mo lang yung number tapos tawagan mo ko ulit para matawagan natin yung mga guro na yun. Sige po sir, maraming salamat po. Okay, sige po. Salamat po nanay, salamat po. Aksyon! Bandera! Anuagan lang po ito ha. Nagbigay lang natin kasi sabi niya kasi na naibigay na yung card tapos hindi makita yung card. Ako naman na hanapin natin yung dalawang guro na kausap ni nanay. Tawagan natin. Sana nandoon lang yung card para makuha natin. Magagawa ng paraan yun para maka-enroll yung mga bata. Hindi naman po pwedeng hindi. Aksyon! Bandera! 11:44. Puntahan ko muna ang Barangay San Manuel. Aksyon! Bandera! Yung tinalakay natin noong nakaraan kung saan merong sityo. Ah, hindi sityo. Purok. Malapit sa Purok, Kapatagan. Aksyon! Bandera! Bakawan area na yan eh. Mangrove area. Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! May mga bahay na siksikan yan, siksikan yan. Aksyon! Bandera! May mga bahay na itinayo ano, doon sa palibot palibot ng Bakawan. Aksyon! Bandera! Tinalakay na natin ito nung Biyernes. Itinawag na natin sa barangay kay Kapitan Gloria Miguel. Aksyon! Bandera! Tinawag na rin natin kay Senro Pelisardo Kayatok at ang sabi, papapuntahan yung araw din mismo na yon. Aksyon! Bandera! Nakita na yan ng, ano, ng Senro, nakita rin ng barangay. Hindi nga alam ng barangay na mayroong mga bahay na ipinagtatayo doon sa gitna ng Bakawan. Aksyon! Bandera! Makiki-update lang ako yung sitwasyon kahapon. Kausapin ko lang, nasa kabilang linya yung pong punong tribo ng Katutubon Tagbanwa dyan sa Barangay San Manuel, si Pangiran Henry Heredero. Sir Henry, magandang tanghali po. Aksyon! Bandera! Sige, tawagan pa ni Kedong. Aksyon! Bandera! Aksyon! Bandera! Okay, kausapin natin na si Sir Henry Redero na sa kabilang linya na yung pong punong tribo ng barangay San Manuel. Punong tribo ng Katutubon Tagbanwa. Sir Henry, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir. Sa inyo. Opo. At sa mga nakikinig. Okay, yung pong area na na-discover natin na mayroong pinagpuputol ng mga bakawan at pinagtayo ng mga bahay, kamusta po yung, kasi Biyernes natalakay natin ito, nung Sabado at Linggo, mayroon pa rin ba na nagtatayo ng kanilang mga bahay? Mayroong tawag na sa amin, pinainspeksyon doon sa ano sa mga bantay kantiko, pinatingnan ko talaga kung mayroong gumagawa. Oo. Nagbuo kami ng team kasama yung aking mga bantay kanti na mga katutubo, yung aking mga officialis upang tingnan kung ano. Positive nga talaga sir na nandoon sila. Pero hindi kami kaagad lumapit kasi nga gawa ng kailangan, meron po kami pakipag-coordinate sa barangay. Okay, tinawag niyo sa barangay. Tinawag ko po ito yung ating barangay kagawad, ako sana isa rin yung tumutulong sa amin yung pasipag natin na barangay kagawad, si Kagawad Basunggad. Oo. Pinuntahan niyo. Bakit naman po silang nag-respond eh. Pumunta sila doon sa area kung saan ay nandoon na kami sa area na yun upang magkaroon ng operasyon. Hindi rin po tumagal. Nandun na ako kagad si Kagawad saka namin pinuntahan. Okay. Meron dalawang, sir. Merong
dalawang tao na gumagawa talaga doon sa area na yon. Malapit lang din doon. Merong bahay, di ba na yung unang inspeksyon namin doon dyan sa video na pinadala sa iyo. Oh. Merong bahay na hindi pa tapos. Merong bahay doon na natin pa ng hero sa unaan ng kunti. Merong dalawang tao doon na gumagawa. Oo, pero itong bahay na videohan, nung, yung luma ito ha, kasi yung bago ninyo pa nasesend sa akin, eh, yung luma na ito na tinatayo ng bahay, meron kayong naabutan dito? Wala po, pero doon sa unahan ng kunti, siguro mga kwan lang, mga 20 meters, meron doon nagpatayo, may atikta siya. Ayun, oo, yung may yero, ito, nakita ko na sa video. Wala pandingding, pero meron ng yero, tuloy-tuloy yung na ginagawa niya. Tuloy-tuloy po sila, nandun talaga sila, naghahakot sila ng mga ano eh, mga buhangin nakalagay sa mga sako. Kung makikita nyo po dyan, may nakabuntun po na mga sako dyan na malapit doon sa bahay na ginagawa nila na talaga nakahanda na nagamitin nila yon. Okay, sige. Hindi lang alam kung pang sa lalagyan ng aligi siguro para makapagdugtong doon sa bahay na yun na ginagawa nila. Sige, matitigas talaga yung mga ulo ha. Talagang kahit na tinalakay na natin, tinutuloy pa rin nila. I-send mo lang sa akin yung bagong ano ha, Terenria, yung bagong video ninyo, yung natagpuan ninyo yung mga tao. Ilang tao yung naabutan ninyo? Dalawa, sir. Yung magbigay ng pangalan kasi siguro natatakot din. Akala nila siguro ano namin sila. Pero inarmingan namin kasama si Kagawad. Oo. Huwag mo silang gumawa roon. Talagang matitigas talaga, sir, yung ulo. Saka maraming mga kamahayan talaga doon na meron ng mga posting na handa ng atipan at saka sahigan. Kung makikita nyo po dyan, inayin ko na sa inyo, sir. I-fix nyo ako mamaya kung makita nyo yung kung dumating na dyan yung sinend ko na video. Talaga ang dami na. Ang dami ng bahay po na nakarindi na po. May mga posting na. Meron ng sahigan na lang. Laga ng atip. So, nakakaano po ito, nakakalungkot na yung ating kalikasan ay sa kabila ng nakita na nila ng nakarang araw, pinipigilan natin sila na huwag nang galawin yung area na yan kasi nga lawa at saka pinakinabangan po natin yan. Katulad ng sinabi ko, pinakinabangan po talaga ng mga tao. Galit nga yung mga tao doon sa mga gilid na yon kasi nga hindi nga sila makapagkuha ng kanilang mga pagkain doon sa lugar na yun kasi nga ganun. Oo. Yung marami ng bahay. Oo, yung aksyon ng barangay kahapon, ano yung ginawa nila? Kasi di ba na nandoon yung mga tao, gumagawa pa. Anong aksyon ng barangay kahapon? Nung sinabi ko sa iyo kanina, anong tinawagan namin si Carlowad Basconggada, sila naman nagtagal, nag-respondi sila kasama yung mga tanod. Hindi ko lang malaman kung ilan sila, hindi ko nabilang, pero marami sila. Yung iba, hindi lang po lumusong doon sa tubig dyan sa video kasi nga gawa ng mga nakasapato sila tapos tubig yung tadaanan. Yung iba naman natanod, binasa na lang yung sapatos para mapuntahan namin kasi nasa gitna sila eh. Okay. Ilan yung bahay na nakita ninyo na ginagawa? Naabutan nyo kahapon, ilang bahay? Yung ano, marami yan sir eh. Hindi ko lang mabilang. Pero ano na, may mga pusti na. Hindi. Tapos, di ba may tao kayong nakita na gumagawa kahapon? Ilan yun? Ilang tao yung nakita ninyo na gumagawa kahapon? Sa ilang bahay? Dalawa lang sila. Sir. Pero in-interview ko, ayaw magbigay ng pangalan yung gumagawa doon. Sabi niya, inano lang daw sila para magtulong doon. Pero sa tingin ko, yun po yung may-ari. Tapos nababanggit na naman yung pangalan na si Roger. Roger? Tapos, opo, yung Roger Antonio na yun. Yun na yung dyan sa video na kinin ko sa iyo. Ngayon lang. Oo. Yun na yung tao na umalis doon. Kinakausap namin silang dalawa. Biglang umalis. Oo. Alamayo. Siya pala yun yung Roger na yun. Kasi may isang tao ako na kakilala sa pinakita ko yung video. Yung toro talaga na siya talaga yun. Yung bahay niya kasi sa unahan lang ng kunti. Okay, sige. Bali, isang yung bahay lang. Yung bahay na yun na nandoon. Oo, isa. Nandito na yung video na. Tanggap na. Ipiplay na natin yung bagong video ha. Natanggap na namin yung sinig mo. Bali, isang bahay lang yung naabutan natin kahapon na ginagawa. Pero yung ibang mga bahay, walang galawan yun. Wala, sir. Pero nandoon na. Nakaready na yung mga kahoy nila. Nandoon. Kung masusuri mo dyan, sir, sa video na inano ko, makikita mo yun dyan. Mahagip yun eh. Oo. Mahagip yung mga bahay na may mga pustina. Nakahanda na talaga sigurong gawin nila. Ito na yung video. Tatlo sila. Tatlo sila sa bahay. Yung sa video na ito. Mayroong isang kwan dyan. Nga pala, mayroong parang bata. Yan, hindi ko na rin napansin ako kasi doon nakatutok yung pansin ko sa dalawa. Oo, bata nga pala ito. Yun, nakaupo, bata yun.
Pero may dalawa na gumagawa. Ito na yung team. Opo. Oh, ito na yung team mo na pumunta. So mayroong bahay na ginagawa, tigas pa rin ang ulo. Tapos ang dami ng bahay pala dun sa unahan, oh. Di ba? Dami yan, sir. Dami talaga. Tingin ko kung mga nasa 20 na kabahayan, 30, meron yan dyan eh. Okay, dapat mapatawag ito. Mangrove area yan eh. Pero nandiyan, ang dami ng mga bahay. Dapat mapatawag ito ni Kapitan eh. Diyan sa barangay? Nga sir, eh, ano, nakiusap din kami kay Kapitan. Doon sa tanod pala kay Kagampus Kungada, nasabi ko dapat yung mga kahoy na ganyan, ano na nila, yung kumpiskitin, tambak doon sa barangay para lumitaw yung may-ari, kung sino mang may-ari yan. Ito bang mga bahay na nakikita natin, may tao talaga ito? Alaro yan, sir. May mga tao na yun yan. Diyan na sila nakatira talaga. Saan kaya ito galing na barangay? Sa puerto lang ba ito o galing na ibang mga lugar ba? Galing ng mga munisipyo? Yan yan, sir. Negative pa kami po sa kaalaman tungkol dyan kasi nga, siyempre, asosasyon dyan. Mahirap din na magtatanong-tanong ka dyan na wala kang kasamang pulis. O taga-Dinar o taga-barangay man kasi pinaprotektahan ko rin yung aking mga kasamahan. Di bali, tatanungin natin yung barangay kasi sabi ng barangay mag-iimbestiga sila dyan eh. Tignan natin na kung mga saan galing itong mga tumira dyan sa Bakawan na yan. Nga po, talagang nakakadismaya sa nangyari. Okay, sige. Dapat maimbestigaan ng barangay ito. Titignan ko rin kung ano yung ginawa ng ano dyan ng Dinar, ha? Oh, okay, sige. Oh, maraming salamat nung Henry. Tatawag natin tuloy sa barangay pati sa DNR. Talagang ano eh, talagang binabastos lang nila yung batas eh. Parang binabaliwala lang nila yung mga barangay official eh. Tuloy pa rin sila sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. Nga sir, dapat mapigilan ito eh. Nandito na kami mga katutubo. So, kusang loob kami talaga na nakipagsangguni rin doon sa coordinate sa barangay para tulong-tulong kami na bigyan ng solusyon yung ganitong nangyayari sa area namin. Sige, okay. Nung Henry, baka meron kang panawagan dito sa mga ano na lang, sa mga barangay officials lang natin pati sa DENR. Sir, gusto ko kong magbigay ng panawagan dyan sa ating barangay kapitan na Kapa Gloria Miguel. Ano talaga, sana yung may mga kahoy po dyan, sana kumpiskitin na po yung mga kahoy na yan kasi kapag nakita nilang walang magsisita, baka patuloy na kapag nagawa na ng bahay yan, hindi na natin mapalis. Yung mga nakabunton ng mga kahoy dyan, dapat po kumpiskitin na yan, dalawin sa barangay para po lumutang kung sino yung may-ari niyan at saka kung kinakailangan kasuhan po para tumigil yung mga tao na yan na magiging pasaway doon sa diyan sa ating barangay. Okay. Okay, sige po. Dapat nung hindi maano na to eh, maimbestigahan ng barangay, lumabas yung resulta ng imbestigasyon ng barangay, pagkatapos gumawa ng isang resolusyon yung barangay at humiling at diyan sa tanggapan ni City Administrator kung ito ba ay karapat-dapat na nandiyan o dapat nang alisin. At kung pagbibigyan sila, sumulat din sila sa KASAP para kung sakali man mapaalis na kung talagang bawal sila dyan, di ba? Opo, sa tingin ko talagang bawal na bawal po kasi mangrove area po yan eh. Bawal eh, mangrove area rin. Saka po, gusto ko rin sir, manawagan ulit sa DNR. Sana po, sir Kayatok, bigyan niyo po ng pansin ito, yung mga nangyayari na ito kasi ito po, nasa kabayanan po natin ito eh. Maraming apektado po dito. Kung binibigyan po natin yung ng pansin doon sa mga liblib na lugar, lalong-lalo na po dito sa kabayanan. Kasi po, nakapangit po tingnan na yung dito sa siyudad, magiging ganyan yung sitwasyon. Sila hindi dapat sana dyan na tumira. Marami namang, katulad na sinabi ko nakaraan, meron namang lugar na dapat nilang pagtirahan, hindi po dyan sa Maylawa. Okay. Ano po, sir, kaya po, pagbigyan nyo ng action kaagad para matulungan po kami na mga residente dito. Okay, maraming salamat, sir Henry. Thank you. Tatawag ko ito mamaya kay Kapitan, pati kay Senro Kayatok. Thank you. Sige, sir. Papayalan ko po. Dito po ako nakamonitor sa inyong programa. Action! Naputol na yung linya ni Sir Henry. Di bali, nakaantabay lang si Sir Henry. Kapitan Gloria Miguel, tatawagan natin mamaya ng konti, ha? Action! Bandera! Si Senro Pelisardo Kayatok, ang dami na palang bahay sa panibagong video, hindi lang isa,
kundi 20. Ganong karami yung bahay na nakatayo. Abay, kung talagang welcome sila dyan, tatayo na lang din ako ng bahay. Tatayo na lang kami ng bahay. Kung pwede naman palang magtayo ng bahay niyan eh. Tayo na lang natin yan. Pero hindi, mali. Mangrove area yan. Dapat pagka mangrove area, wala na tayong pag-uusapan, di ba? Action! Bandera! Kukomersyal lang ako kasi alanganin eh. Alas 12 na ito eh. Tapos mamaya tawagan ko na sila kapitan, ha? Taglit lang ito. Komersyal muna tayo. Action! Action! Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, who are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Init na usapin ang hanap nyo. Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio. Ibandera mo! Santong Plus Herbal Capsule. Masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat. Nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan. Kabag, pananakit ng tiyan. Mabisang lunas sa diarrhea. Pagkahilo, pananakit ng ulo. Nakakapagpababa ng cholesterol level. Tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan. At higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa. Sasarap. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan.
bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes. Or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may price na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito sa Nature's Medic Rizal Branch, ang ating weekly draw winner ngayong araw ay si Marlo Bulagao ng Purok Katutubo, Rizal, Palawan. Maraming salamat po at congratulations. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Sir Jose Manigdao ng Barangay 3, Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Good morning, everyone. Dito sa Nature's Medic Group to the Blacks. Para po naman po. Ang maswerteng na bumit ko ngayon sa Maika Aguilar. Congratulations, Maika Aguilar. Dito po sa ating Nature's Medic Canelo Branch, ang swerte na nalo sa linggong ito ay si Rosilyn Bilarmino ng Pasadena El Nido. Ma'am Rosilyn, maraming salamat po at congratulations po. Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang nanalo sa ating weekly draw sa araw na to ay si Ayan Sina ng Burukwan Poblasyon Taytay, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Hello, good morning po. Narito na naman po tayo sa ating fourth weekly draw ng Nature's Medic Brands Batarasa. Congratulations, Olive Musa ng Marangas. Ayan, maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Abungan Branch, ang mapalad na nanalo ay si Michelle Magon, Barangay Bato, Taytay, Palawan. Congratulations po at maraming salamat. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo ay si Mechura Wanerio ng Sitio Balacan, Barangay Pangubilian. Congratulations and maraming salamat. Dito prinsesa, main branch at ang Chinatown Mall, ang nanalo para sa weekly draw ay si Lindelda D. De La Cruz. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at isilang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page.
Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radio, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Anan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Aksyon! Bandera! Balik na tayo, alas 12:10 na ho ng tanghali. Aksyon! Bandera! Ay, tawagan na natin si Kapitan bago si Senro Kayato. Aksyon! Bandera! Tapos yung po magre-reklamo sa labas. Aksyon! Bandera! Ito muna yung mga reklamo muna ng katutubo. Diyan po sa Barangay San Manuel, yung ating pong aksyonan. Aksyon! Bandera! Nawasa ko yung mga text ninyo habang tinatawagan si Kapitan Gloria Miguel. Idol, pakibati si Tomas Ario ng inagawan ng happy birthday. Ang bumabati ay si Solping. Happy birthday ha kay Tomas Ario. Good AM ka, Gerald. Panawagan ko lang sa tricycle na sinakyan ko noong Sabado. Nang hapon galing ng Great Wall papunta ng Liberty Kimson. Naiwan ko po ang cellphone. Nako, cellphone na Huawei nyo. Cellphone Huawei 6 Y6. Baka pwede pabalik po. Kailangan ko po yun sa pag-online class ko. Nako, pambira yung pong mga tricycle. Nakakita o nakakita kayo ng cellphone ninyo sa tricycle ninyo. Pambirong kayong ibinayahe dyan po sa may Liberty Kimson. Minagamit o estudyante ang may-ari niyan. Pakitawagan po yung number na ito, pakisuli na lang, importante. 0950-270-2385. Ulitin ko yung number na, 0950-270-2385. O kaya dito raw sa bandera, pakibalik ha. Kailangan po yan, estudyante ang may hawak eh. Ah, Gerald, sana wag na kayong magalit kung nagmura ng PIC Bayubay ng DepEd. Meron nga dyan. Oh, di ba, mamaya ko na ituloy yung binabasa ko. Mahaba eh. Aksyon! Si Kapitan Gloria Miguel ng Barangay San Manuel. Sunod si Senro. Si Kapitan muna. Nasa kabilang nga linya na. Kapitan, magandang tanghali, Kap. Magandang tanghali din po. Opo. Kamusta po yung ano, Kap? Yung pong pagpunta ninyo doon po sa lugar na pinag-usapan natin noong araw po ng Biyernes. Mga bakawan na pinagtayo ng mga bahay. Opo, actually po, nung araw na yun po, sir, nung hapon, magkasama po yung taga-Sindo at saka dito yung mga sila ni Kagawad Eric na Baskongada na pumunta po sa area. Okay. At po, nakita po nila yung sitwasyon doon, sir. Opo. So, kahapon po, na-monitor po namin na tuloy-tuloy po may gumagawaan po kahapon ng bahay doon. Opo. So, pinuntahan po ulit ni Kagawad Eric na Baskongada at sinabi ko sa kanila, sabihin niya doon sa mga gumagawa ng bahay na kung hindi sila titigil, dadahan po sila ng pulis doon sa area. Okay. Tumigil naman po sila. Ngayon po, ngayong araw na ito, may ginawa po akong sulat para maging formal po yung pagpaparating namin sa sendro
nandito po sa lamesa ko, pinirmahan ko po, ihatid po namin na may doon sa kwan, sa opisina ni Sentro Kayato. Opo, meron din mina... formal. Oo, so meron tayong mga na-discover at meron ako nakita sa video, hindi lang pala isa, dalawa, maraming bahay na pala nakatayo dyan. Yes po, sir. Yes po. Mga saan galing po yan, Kapitan? Mga saan galing po yung iba? Yung mga mismong na dyan na nakatira? Actually po, sir, mahirap po magtanong. Natanong namin yung mga pangalan. Walang magsipagsabi. Ang sabi, hindi raw taga rito yata yung iba. Actually, hirap po kami mag-gather ng mga pangalan kung kani-kanino ba talaga kasi yung mga tao dun hindi man magsalita. Okay, pero malinaw na yung lugar na yan, mangrove area at bawal pagtayuan ng mga bahay. Yes po, sir. Bawal talaga. Kasi may mga, actually, may mga bangus at saka tilapia po yan dyan eh. Naku, pambirang. Sarap naman, Kapitan. Tapos kung pupunta lang sila dyan, sisirain na yung lugar. Wala na. Wala nang bangus at kung ano mga yamang dagat ang pupunta dyan. Yes po, yes po. Tsaka magiging marumi po kasi ang sabi po ng isang tanod ko dito na dyan nakatira sa malapit. Opo. Dyan lang po siya nangunguha ng mga bagungon noon dati. Eh ngayon, parang pa siya nangunguha dyan. Eh, ganyan na rin yan. Oo, may mga bahay na nagsipagtayuan dyan. Meron binabanggit na pangalan ni Roger Antonio at Francisco Villanueva. Kilala niyo po ba ito, Kat? Yung Francisco Villanueva po ay kabarangay po namin yan. Okay, tapos yung Roger Antonio, kilala niyo rin po? O hindi? Roger Antonio naman po, hindi ko po kabisado, sir. Baka po... Yung Villanueva lang po ang... Sabisado ko yung taga rito. Okay, baka po pwede rin po maipatawag sa barangayan kasi may binabanggit dito sa sulat, nandiyan yung pangalan na yan, involved yan, pati si Roger Antonio, involved din yan sa pagpapatay at pagikait sa mga tao. Andito po yung sulat ng mga katutubo, Kapitan. Yes po, yes po. Kahapon po namin nakuha yung kay Antonio, Roger Antonio, kahapon po nakuha ni Kagawad Eric. Okay. So, yun na po. May ginawa nga po akong sulat dito, pinapabot ko po sa sentro na pumari po sana ma-actionan po nila. Sige po. Kung ano man, halimbawa, merong ilabas na investigasyon, resulta ng investigasyon ng DENR, tapos sa barangay ganun din, magkaroon din ng resulta yung investigasyon ninyo, baka kung po pwede, Kapitan, humingi rin tayo ng legal na opinion sa city administrator natin kung ano yung po pwedeng hakbang na gawin natin at kung talagang alam natin na bawal yan, sunod, gawa na isang resolusyon, sulat tayo sa kasap para paalisin sila dyan kasi nagtatanim tayo ng mga bakawan dyan eh. Kaya nga po sir, nagre-rehab po tayo ng bakawan pero dyan sa kanila pinuputol. Okay, sige po. Isang resolusyon lang, nahihingi ng legal na opinion sa city administrator natin. Tapos ito, sulat na rin tayo para po kasi iniwasan lang natin na dumami sila. Baka mamaya sabi nila pinapayagan ng barangay ito, dagdagan pa natin, baka yung iba magtayo na ng mga bahay diyan. Yun ang iniwasan natin, masisira 'yung mga bakawan natin, Kapitan. Yes po sir, yes po sir. Actually yung sulat ko po dito kay Senyor Rokaya to ay binigyan ko po ng copy parnis yung ating kwan anti-squatting. Okay, sige po. Tatawag na rin po ako kaagad ngayon kay Senro para pumapalo-up natin to. Di na natin paparamihin pa yung mga bahay na ito. Tinatalakay na nung nakaraang Biyernes tapos nitong Linggo nagsisipagtayuan pa sila. Di na natin paparamihin, opo. Kapitan. Opo. Pinuntahan niya po kahapon ni Kagawad Eric dun sa area. Kahapon, pinatigil po namin po papatabaho. Salamat po sa mabilis ang aksyon pagka may mga sumbong, Kapitan, dyan sa inyo ha, sa barangay ninyo, Kap. Okay po. Okay, maraming salamat, Kap, at magandang tanghali sa inyo. Okay, welcome po. Thank you very much. Hey, Kapitan Gloria Miguel. Ito, matitigas yung mga ulo. Saan ba itong galing, ha? Action! Ang dami, oh. Ang dami mga bahay. 20 na raw, sabi, mahigit. Tapos mayroon pang mga nadadagdag. May dalawa pang bahay na itinatayo, oh. Action! Bandera! Saan ba kayo galing? Taga-Puerto rin ba kayo? Taga-munisipyo? Action! Bandera! Kasi kung tatayo kayo ng tatayo ng bahay dyan, gagayain kayo ng iba? Action! Bandera! Ako nga, wala rin ako sa sariling bahay. Squatter din ako eh. Batang squatter eh. Abay, kung pwede dyan, libre dyan. Titirahan ko yan. Action! Bandera! Pero hindi naman. Kasasabi lang ni Kapitan, bawal yan eh. Mangrove area yan eh. Action! Hali lang, ha? Bandera! Si Senro na kagad. Ipapalop na natin kagad itong sulat ni Kapitan Gloria Miguel kay Senro Kayatok. Action! Bandera! Malamang, nung Biyernes, nakita na yung sitwasyon. Biyernes, Lunes ngayon, kung po pwede ngayon, natalakay na nila. O kaya bukas, meron ng resulta yung investigasyon. Action! Bandera! Pagkatapos nito, kahit nila siguro sila humingi ng legal na opinion kay Atty. Pedrosa, mangrove area yan eh. Kapipernes na lang, doon kaagad sa kasaps para mapuntahan na yung mga bahay na yan. Action! Bandera! Mapigilan lang na wag dumami yung mga bahay na yan dyan sa may bakawan area. Tanim tayo ng tanim ng mga bakawan eh. Action! Bandera! Kasama yan sa tinataniman natin eh. Di ba yung area na yan? San Manuel.
San Jose. Oh, yan yung mga pinagtataniman natin ng mga bakawan eh. Aksyon! Wala na! Bandera! Putol na yung mga bakawan! Tignan nyo yung lumang video. Putol na yung mga bakawan eh. Aksyon! Bandera! Mira, oh, dami na sana mga bakawan. Yan oh, yung tinayuan na yan, alam nga naman walang bakawan yan eh. Meron yan! Aksyon! Bandera! Pero wala na, naputol na. Naputol na yung bakawan at pinalitan na ng bahay. Ayun oh, yung poste oh. Poporma na yung bahay dyan eh. Aksyon! Bandera! Paalam din ako kayo sa barangay. Hindi basta naman tatayo na lang kayo ng mga bahay dyan. Aksyon! Bandera! Si Shenro kaya tok, tinatawagan na natin ngayon ha? Aksyon! Ha? Bandera! Tinawagan kayo si Shenro eh, nung... Sabado at nung Biyernes. Aksyon! Bandera! Tungkol dito. Si Shenro, nandyan ha? Eh, dito natin subukan. Kasi nung nakausap natin siya eh, after ng program, tinawagan natin eh. Yan, ito dyan. Natin tawagan sa number natin. Aksyon! Bandera! Kailangan lang natin aksyonan to ha. Yung mga katutubo kasi ng San Manuel yung pong lumapit sa atin dito. Aksyon! Bandera! Dapat ma... Ayun, ang dami nila oh. Yung mga katutubo na yan, sila yung pumunta. Tumawag sa atin nung kahapon. Sabi nila, Ka Gerald, ang dami na namang mga nagsipagtayo ng mga bahay dito. Meron pa kami naabutan. Aksyon! Bandera! Ito yung yung Roger ha. Roger Antonio, sir. Kung nasaan ka man. Pati yung Francisco Villanueva na residente ng barangay San Manuel, papatawag na rin kayo sa barangay para makapagpaliwanag. Aksyon! Bandera! Ka Gerald, mahina ang galaw ng barangay. Nakaraan pa yan, nakapag-operate pa rin. Dapat hold na agad yan ng kapitan. Nakita mga illegal na ginagawa, ipatigil mo na agad. At ipatanggal na agad yung mga nasasakupan ng bakawan. Salamat po, Ka Gerald. Inihintay lang nila yung pong endorsement na manggagaling doon sa... hindi, kahapon, rumesponde rin naman kaagad sila. Ito, may mga video silang hawak. Hihintay lang nila yung pong opinion galing ng Senro. Pagkatapos nun, dadala na nila kaagad sa CASAPS, papatanggal na nila yung mga bahay. Aksyon! Bandera! Siguro, yung mga mismong nakayon, yung mga bahay na yon na meron pang nakatira, makabigyan pa ng consideration. Pero kung yung mga bahay, ito, yung mga ganito, yung mga itatayo pa lang, yun na kaagad dapat mapatanggal, makuha na yung mga materialis na yan. Madala na sa DENR. Aksyon! Bandera! Hindi kayo custody sa barangay para lumutang yung mga may-ari. Ayan o, mga semento nila o. Aksyon! Bandera! Ayun pa, may bahay pa doon o. Pambira, ang daming bahay o. Aksyon! Bandera! O, yan o. Ayun o, yung bahay na yun o, tatlo o. Nakaporma na yung bahay. Aksyon! Bandera! Dapat mag-iba na yan. Hindi matatapos itong buong isang linggo. Dapat meron ng resulta dyan ha. Kung nagigibain yung mga bahay na yan. Aksyon! Bandera! Dapat ngayong araw, Monday pa lang, makapagbigay na kaagad na. Yung ano eh, yung DE na lang hinihintay. Pero yung barangay, pwede na yan eh. Magsulat na kaagad sa CASAPS. Aksyon! Bandera! Hindi sumasagot si Senro. Sige, baka mamaya after ng program, baka doon ulit sumagot si Senro. Senro, tumatawag po kami, Senro, ha? Aksyon! Bandera! Baka bakante naman at saka libre yung yung cellphone niya, sumasagot naman yan, eh. Di ba, liho, tatawagan ko pala ng tatawagan yan hanggang sa after ng pagkatapos ng program, tawagan pa rin natin si Senro. Basa ako ng mga text ninyo. Ka Gerald, dapat hindi nakarami ang nakapag-construct dyan sa bahay. Kung talagang hindi yan nakonsente o napabayaan. Ano yan? Biglang dami agad. Dami nga ng bahay eh. Pero ito na eh. Magkakandahiyaan na tayo dito eh. Dinaan na sa radyo eh. Nasa bandera na eh. Matatanggal at matatanggal yan. Alangan namang pabayaan lang yan. Diba? Ka Gerald, bakit kaya hindi nadalaw sa mga barangay ang taga-DILG? Kasi may mga barangay na ayaw ipabasa ang laman ng disclosure board na nakatago at nasa malayo para hindi malapitan at mabasa. Dapat alam ito ng DILG. Videohan ninyo. Pag tinatago-tago yung disclosure board na yan, dapat nasa bunga dyan. Pagpasok pala ng pinto, agad-agad makikita dapat yan. I-ano nyo ha, i-send nyo sa akin dito, tatawagan natin yung kapitan. Papalipat natin ang pwesto yan, doon kagad sa makikita ng tao. Meron nga ganyan, nakatago naman, nandoon sa isang kwarto na walang nakakakita. Sabla yun. Idol, ang mga tagabayan ng Palawan ang may sabing hindi daw sila
nakialam ng maging highly urbanized ang Puerto. Bakit kayo makikialam eh para lang sa taga-Puerto? Samantalang ang pag-ahati ng Palawan ay bahagi ang Puerto ng Palawan. Kaya dapat makialam kami. Ahahaha. Nahiwalay na yung Puerto eh. Nung nakaraan naman, nagkaroon ng plebisito, para maging highly urbanized yung city natin, hindi rin sila nakialam. Mga taga-munisipyo. Sino yung kedong? Sa labas. Action! Bandera! Sige, meron tayong makakausap sa kabilang linya. Ha? May video ito eh. Tapos isunod natin yung amo nila. Okay, sige. Oh. Hello po? Hello po? Okay, sino po ito makakausap ko? Si Angel po. Angel. At saka may kasama ka pang isa, di ba? Apo, meron po. Ano pong pangalan ng isa? Daniela po. Angel at Daniela. Apo. Kayo ay nagtatrabaho bilang kasambahay? Apo. Okay, sige. Kaninong bahay naman ito? Kay Mang Risky Dante po. Okay, ito yung... okay. Kay Dante? Apo. Nang barangay? San Manuel Napoco Street po. Sa Napoco Street? Apo. Barangay San Manuel? Apo. Okay. Ano ang problema doon sa bahay na tinitirahan mo? Kami po kasi, bali nung Friday po nung gabi, lumakas po kasi kami kasi hindi po kami palagan ng amo namin na umalis kasi po, inaanapan po kasi kami ng kapalit namin. Oo. Kami po kasi, ayaw po namin kasi maghanap ng kapalit namin kasi alam po namin yung ugali nila. Ayaw po namin na masira yung pakikisama namin dun sa tao na ipapalit namin sa kanila. Okay, sige. Bakit naman kayo aalis? Kasi po, pagod na po kami sa ugali nila na pinapakasan sa amin. Sawa na kayo sa ugali nila? Opo. Ano ba yung ugali ng mga amo nyo? Mahilig po kasi sila magpahiya sa mga kaibigan nila tapos sa ibang tao. Ito na yung video? Ito na kayong dalawa, yun sa gate? Opo. May dala kayong mga gamit? May dala kayong mga bag? Meron po. Oo. Ano yung mga laman nun? Ano po? Gamit namin po yun. Mga gamit ninyo. Ito si Angel. Si Angel yung nakaputi o ikaw yung may dala? Ako po yun yung may dala ng bag. Okay. Sige. Tapos sumunod na... Kunti lang ah. Yun lang yung gamit ninyo? Yung iba po kasi namin gamit na ilabas na po namin noong Miyerkules umaga. Okay, paunti-unti yung labas ninyo ng gamit ninyo. Opo, bali tinatago lang po namin dun sa tukal na daanan po sa tabing daanan. Okay, sa sweldo wala kayong problema? Meron po. Bakit? Anong problema? Yung usapan po kasi namin ng amo ko, ang sahod ko, 5,000. Oh. Nung nagtawag pa lang po sila sa akin. Oh. Ngayon po, pag nagbiyahe po ako galing Taytay, papunta po dito sa Puerto, oh. Kinausap po ako ng amo ko, ang sabi niya po sa akin, 3-5 po yung sahod ko. Ngayon po, ang sabi niya sa akin, after ng 2 weeks, o pag umabot ka ng 1 month dito, dadagdagan po yung sahod mo. Oh. Tapos, umabot na po ako ng 1 month, 2 months na po ako, hindi pa po nila dinadagdagan yung sahod ko. So, nagtataka po sa akin yung mga magulang ko, nagagalit po sa akin yung mga magulang ko, bakit daw hindi sila sumunod sa usapan namin. Okay, umabot ka na ng 1 month dyan? Opo, nagpa-2 months na po ako sana. Magkano nang nadagdag? Wala po silang dinadagdag sa sahod ko. 3-5 pa rin? Opo, 3-5 pa din po. Stay-in kayo? Oh, natural, nandun yung mga gamit ninyo eh. Yung kasama mo, ganun din ang sweldo? Hindi po. Iba po yung sahod na kasi po siya ay 4 months na po siya doon. Bali, nung wala pa po ako doon, 5,000 yung sahod niya. Oh. Nung dumating na po ako, dinagdaga na po naging 6,000 na po yung sahod niya. Ngayon, 3 months na po siya walang sahod. Bali, yung inaano lang nila na lagi lang po kasi nagabali yung kasama ko. So, 1 month lang po. Yun, yung bali niya po na yun, bayad na po siya. Bali, yung 2 months po na sahod niya, wala pa po nabibigay. Okay. Nagpaalam din po siya ng maayos sa amo namin na mama, alis na po kami. Alis na po ko kasi po kailangan po ko sa Maynila ng mga magulang ko. Oo. Ngayon po, ang sinasabi po sa kanya ng amo namin na wala pa maupo ang sahod.
Ganun lang po yung lagi sinasabi niya sa kasama ko. Pero may dalawang buwan pa siyang kukunin. Meron pa po. Bakit naman na-late yung sweldo? Ba't hindi naibigay ka agad? Hindi po nila binibigay yung sahod namin. Saka hindi po kami babali. Wala po kami makukuha ang pera. Ikaw updated naman yung sweldo mo? Kasi po ang ginagawa ko po, yung sahod ko po kasi binabali ko lang po. Kasi napansin ko po kasi na hindi sila nagpapasahod ng kapag alimbawa na yung petsa na sahod namin, hindi po nila binibigay agad-agad. Bali, hinihintay nila na magbali lang kami, ganun. Okay, sige. Ang problema natin, yung pasweldo nila, late, opo. At saka mababa. Late po. Opo. Oo, meron ka bang PhilHealth, SSS, mga benepisyo? Wala po. Oh, gaano ka nakatagal, yung isa apat na buwan, dalawang buwan ka pa lang? Saglit lang, naputol sila. Mga kasambahay po ito yung kausap natin. Ito yung sa video sila eh. Laki naman ng aso na yun. Mayroong gamit na inilabas at umalis na sila. Mayroon silang problema. Namamahiya raw yung kanilang amo. Tapos yung sweldo eh, kulang. Hello? Wala pa. Girl, pakitawag din sa Dolly ha, pagkatapos ng amo niya. Hello? Hello po. Okay, sige. May mga gamit pa kayo natira doon? Wala na po. Lahat po nakuha namin yung mga gamit namin. Okay, sige ha. Ano ang ano nito? Ano pa yung ibang reklamo mo? Maliban sa sweldo, yung namamahiya, yung amo ninyo, ano pa? Yung may tempo ka pinaasa po, naglilinis ng swimming pool. Tapos po, sinabi pa ko ng amo ko na lalaki na habang siya nag-ayos ang baril niya. Sabi, sinabi niya po ko na, Dil, doon ka sa kabilang kanto ng swimming pool, praktisan kitang barilin. Ginanin niya po ako, pali. Ano? Ako po kasi may trauma na po ako sa baril. Kaya, na-trauma po ako. Parang yun na po yung pinaka-cases ko para umalis po ako doon. Ano sabi niya ng amo mo? Punta ka doon sa kabilang... Sa kabilang kanto po ng ano. Sa kabilang kanto ng swimming pool. Kasi doon din siya sa kabila. Tapos? Tapos sinabi niya po ako na tayo pa doon. Praktisan kitang barilin. Ginanin niya po ako. Beluko yung amo mo na yun ah. May hawak siyang baril, tapos ang sabi niya, pumisto ka doon sa kabilang kanto, tapos pagpapraktisan ka niya, babarilin ka niya? Opo. Oo, ako naman, naniniwala ako pa, biro niyang sinabi yun, kaya lang, para sa'yo, hindi maganda yung biro na yun, di ba? Opo. Okay, loko yung amo mo na yan, ha. Okay, sige. Maliban doon, meron pang pinost sa Facebook kasi, di ba? Opo, meron po. Ano ang sabi doon? Ang sabi nila po, wanted daw po kami kasi daw po nag-nakaw po kami ng pera at gamit nila. Yun na yun. Siguro yung sinasabi, ito yung nilabas. Opo. Okay. Pero ito, malinaw to na gamit niya ito. Opo, malinaw po. Dala din po namin dito yung gamit namin na dala-dala dyan sa CCTV na kita. Okay. Nandyan din sa labas? Opo, nandito po. Okay, sige. Pwede ba yun, Kedong, ipasok natin dito, video natin, tignan natin yung mga gamit? I-ano lang natin? Girl? Nandiyan din yung mga gamit sa labas pala eh. I-Facebook live daw natin yung video nila. Yung mga gamit sa labas. Papakita natin. Papakita namin na i-Facebook live namin yung ano natin yung ano diyan yung mga i-post mo doon, i-post mo doon, Steve, pagka lumabas na yung Basta malinaw doon, wala ka nang gamit doon na naiwan sa bahay nila. Wala na po. Okay, nakuha niyo na lahat ng gamit ninyo ng paunti-unti. Iano natin, videohan natin yung mga gamit nila para makita natin na nandyan sa labas daw. Okay, tapos tawagan din natin yung amo. Oo, para makapagpaliwanag din sila. Pero nakakatakot naman yung biro na yun. Pumunta ko doon sa kabilang kanto, pagbabarilin kita, pagpapraktisan kita. Ganon ang pagkasabi sa'yo, Angel? Oo. Ganon ang pagkasabi sa'yo, pumunta ka doon sa kabilang kanto? Opo. Okay, sige. Ilalapit natin ito sa Dole. Ha? Opo. Para maano natin ito kasi dapat meron kayong benepisyo tapos yung sweldo ninyo hindi nyo pa nakukuha. Dalawang buwan sa kasama mo at sa'yo, opo. Ilan pa, sa'yo, wala kang problema, nakuha mo lahat ng sweldo mo. Ang problema, yung 5,000 hindi natupad. Opo. Ginawang 3,500 lang. Ha? Opo. Okay, sige. May gusto kang sabihin sa amo mo? Yung gusto ko lang po sabihin, sir, yung ano po, yung video po tsaka yung picture po na pinost po nila sa Facebook, gusto po namin malinis yun kasi bago po kami patawin ng mga magulang namin sa Taytay,
gusto daw po nila na malinis yung pangalan ko dito, yung pangalan namin dalawa, para po wala kami problema pag in case na gusto namin ulit magtrabaho. Okay, sige. Yung kasama mo, pagsalitain mo rin. Hello? Hello po. Oo, pangalan mo? Daniela po, sir. Daniela. Daniela. Opo. Oo, meron ka pang sweldo na kukunin pala. May problema rin pala sa'yo. Yung sweldo, hindi mo pa nakukuha dalawang buwan. Opo, sir. Oo, ano ba nangyari? Bakit na-late? Gusto ko lang naman na umuwi ng Manila. Ayaw po nila ako payagan. Kasi po pinapuhin na pa ako ng magulang ko. Gusto mo nang umuwi ng Manila pero hindi ka nila payagan. Opo. Okay, bakit daw? Ha? Okay. Bakit daw ayaw kanilang payagan umuwi ng Manila? Kasi po daw po, sir, wala pa daw po ako kapalitan. Kailangan daw po ako kapalitan bago ako umalis. Okay, sige. Ngayon, bakit ayaw mo nang magtrabaho sa kanila? Bakit gusto mo nang umuwi ng Manila? Ayaw ko na po bumalik pa rin na, sir, kasi hindi po maganda yung trato po nila sa amin, sir. Okay, hindi maganda. Paano mo nasabi? Okay, anong kasing hindi magandang trato? Kasi po, minsan po, may time din po minsan, sir, na sinapahiya kami sa mga bisita po nila. Kahit sa labas ng bahay, kayang-kaya po nila kami pinapahiya. Aroy, oo. Tapos yung sweldo naman, hindi pa may bigay sa'yo. Kailan daw babayaran yung dalawang buwan na kulang? Po? Kailan daw ibibigay yung natitirang dalawang buwan na sweldo mo? Wala po sila may sinabi, sir. Okay, sige. Wala ka ring SSS, PhilHealth? Wala po, sir. Sige, ang sweldo mo ay 5,000. Opo. Ano? Ay, 6,000 po sa yung sahod ko kasi tinaasan po nila. Okay, sige. Ano yung gusto mong ipaabot sa amo mo? Anong gusto mong sabihin? Sana po, maibigay na po nila yung sahod ko tapos uwi na po ako ng Manila. Okay, sige. Maraming salamat ha. Tatawag kami ulit sa inyo. Tatawagan lang namin yung amo ninyo tsaka yung dole. Sige po, sir. Thank okay. you po. Okay, sige. Sunodin natin yung amo. John Bandera! Dito sa video na ito, ito yata yung naipost ng may-ari. Magnanakaw sila. Pero ang paliwanag nila, hindi naman daw nila gamit yun. Hindi naman daw yun ninakaw, kundi gamit daw nila yun at umalis na sila. Sa kanilang pinagtatrabahuan sa kanilang amo. Ngayon yung amo, tinatawagan po namin para makuha rin po yung paliwanag nila. Action Bandera! Dalawang buwan na sweldo, 6,000, so 12,000 ang kukunin itong kausap ko si Daniela. At si Angel naman, yung napagkasunduan na 5,000, naging 3,500 na lang. So meron pa rin silang kukunin, meron pa rin, may natitira pa rin na 1,500. Action Bandera! Ito yung gamit, ayan ho, yung bit-bit nila. Sabi ko, dalhin nyo rin para may pakita natin. O, yan yung gamit nila na kinuha nila doon sa loob ng bahay kasi stay in sila eh. Action Bandera! O, ang problema nito, nakita ng mga kamag-anak nila sa taytay, yung post ng may-ari, parang lalabas nito eh, sira sila dahil napagbintangan at nang sabi, magnanakaw raw sila. Pero nagsasalita sila ngayon na hindi sila magnanakaw, kundi gamit nila yung inilabas nila ng bahay. Action Bandera! Sige, tinatawag ulit. Action Bandera! Pero pang pagbabanta, ang sabi kay Angel, yung isa, yung maliit, ang sabi kay Angel, habang naglilinis daw ng baril yung amo, pumunta ka doon sa kabilang kanto ng swimming pool nila. Malaking bahay, may swimming pool pa eh. Pumunta ka doon sa kabila, pagpapractice ang kita. Di ko alam kung anong klaseng practice yun. Action Bandera! Nag-aayos ng ano eh. Nag-aayos daw ng baril eh. Pagkaayos ng baril, sinabihan niya, Angel, pumisto nga ka doon sa kabilang kanto ng swimming pool. Magpapractice ang kita. May ganun eh. Anong klase ba yung practice na yun? Pero naglilinis ng baril. Action Bandera! Wala raw silang SSS at saka PhilHealth. Action Bandera! Sige. Yung may-ari, nandiyan na? Pwede na ba makausap yan sila, yung may-ari? Wala pa? Action Bandera! Yung amo nila? Sige, kung hindi, di wag na lang kagad para hindi na tayo mag-accept pa sa kanila ng oras.
Diretso na natin kay Sir Luis Evangelista ito. Aksyon! Bandera! Ha? Ka Gerald, sinungaling yung amo. Nagbabasa ko ng mga text nyo ha. Sinungaling yung amo na mga yan, masamang ugali. Aksyon! Bandera! Hindi pa natin masabi ito ha kasi kailangan natin, hindi pa kasi nagsasalita yung amo eh. Ito kausap na rin off air. Pero baka meron din silang punto at meron din silang magandang paliwanag pagka nagsalita sila. Aksyon! Bandera! Gerald, pass shout out naman sa mga taga-barangay Bato Taytay. Okay na dyan yung amo. Hello po, maganda tanghali. Hello, maganda tanghali po. Opo, si ano pong pangalan niyo ma'am? Si Resty. Opo. Kayo po may-ari ng bahay, Ma'am Resty? Yes po, sir. Meron kayong dalawang tao, ma'am. Si Angel at saka si Daniela na pumunta dito sa station. Mukhang nakapag-post ka. Oo. Mm-hmm. At yung sa video opo ninyo, ito na po yung kaya sa duwa na CCTV. Kaya wala po siya dito, nasa trabaho po. Opo. Yung pinost ninyo, ito na po yung naglalakad palabas, si Angel? Yes po. Okay, sige po. Oo. Ano po yung mga kinuha nila? Marami po yung mga kinuha, magtara silang kinuha na iniiwan ko rin sa kitchen, tapos mga personal ko po na gamit. Hanggang ngayon, hindi ko pa po napitingnan lahat kung ano pa bago yung mga kinuha nila, pero yun ang mga nakita ko yung sa akin. Yung sa asawa ko, mayroon din po siyang mga sinasabi, pero sabi ko sa asawa ko, hayaan mo na yan, maliit na bagay, mas kailangan nila yun. Mga gamit tulad ng ano po? Mga gamit po tulad ng ano, ma'am? Ang sa akin, ang mga gamit ko, may mga damit-damit akong hindi ko na nakikita, may mga personal na ano, mga undies, brush, mga ganyan. Mga ganyan, wala na, may mga ano na hindi ko na nakikita. Ilan po yung CCTV ninyo sa bahay, ma'am? Marami CCTV sa bahay? Walo po ang CCTV sa bahay, pero wala pong CCTV doon sa kwarto nila. Ah, okay. Pero doon sa inyo, ma'am, palagay ko, ma'am, sa dami na CCTV ninyo, baka pwede ako makahingi ng kopya na makikita natin na pinakuha nila mga gamit ninyo? Yun ang hindi natin alam kasi hindi ko naman yan makikita. Kasi kung mga personal nila, mga personal ko ang mga kinuha nila, hindi ko yun makikita. Kung nandiyan sa bag nila kasi lumayas sila eh. Naku, sayang, ma'am. Pinanglabas nila yung mga gamit, wala po kami sa bahay. Opo, oo. Pag-alis po nila, dalawang bag na lang ang nakita namin sa CCTV. Ma'am. Pero yung iba nilang mga gamit, nakalabas na, hindi ko alam kung ilang araw na yung nakakalipas. Opo, ma'am, mapayuhan ko lang kayo ha, video ninyo. Mayroon po kami sa gate, kaya nga po namin nakita eh. Oo. Na ganun yung nangyari kasi sa CCTV namin po yung kinuha. Pero yung loob po ng kwarto nila, walang CCTV. May mga gamit pa sila, ma'am? Sila po yung naglo-laundry, yung mga ganun ba? May mga gamit pa rin sila dyan, ma'am, na naiwan? Wala na, sir. Wala na sila kahit anong gamit. Wala na. Exactly. Wala na. Exactly, kasi, ma'am. Kasi, ma'am, yung sa video na lumabas sila, yun na yung huling gamit nila na inilabas nila na nandito ngayon. Tinignan ko, sabi ko, dalhin nyo yan dito sa istasyon kung ano yung nakita sa CCTV na malaman namin yung laman. Exactly, ma'am. Wala na silang gamit dyan dahil inunti-unti na nilang nilabas. Nilabas nila yung gamit nila na nakita ng CCTV. Yun. Gamit nila, ma'am. Dala nila. Hindi nga namin, sir, alam kung kailan sila nag-start magtanggal ng mga gamit nila dito sa bahay eh. Ito, ma'am, yung video. Malaman namin nung gabi na yun, oo, kasi yung ilaw ng kwarto nakabukas tapos tumatawag kami, opo, wala nang may sumasagot. Kaya pumunta yung asawa ko doon sa kwarto nila, wala nang gamit, wala na ring tao. Oh, anyway. Kaya nagbingin na kami ng CCTV. Oh, anyway, lumabas at umalis sila, ma'am, gawa ng ayaw na raw nilang magtrabaho dyan, ma'am, sa inyo kasi namamahiya raw kayo ng tao. Ibig sabihin, pag kami bisita kayo, pinapapahiya nyo raw sila eh. Anong reaction nyo, ma'am? Ay, wala po. Hindi po yung kahit sino po mga kaibigan namin na pumunta dito, kahit tanungin ninyo, malalaman ninyo din ko, sir, kung anong sasabihin ng mga kaibigan ko na sinasabi nila, oo, na pinapahiya ko sila. Hindi raw po totoo yun. Ay, hindi po totoo yun na namamahiya kayo ng tao. Ah, ma'am. Hello? Oh, saglit lang, ha. Wala na rin palang gamit. Nagmamatch din yung sinasabi ni Angel na wala na silang gamit at yung gamit na ito, yun ay mga gamit nila na nailabas.
Pero kung sabi hindi nila, kung halimbawang, hello ma'am? Hello po. Opo, oo. Opo. So, opo, opo. Sa inyo ma'am, hindi totoo na kayo po, na, kayo, na pinahiyaan nyo sila pagka meron kayong bisita. Siyempre, sir, pag may mga bisita na ako, hindi nga sila pumupunta dito. Tinatawag lang namin kasi yung bahay ko, na, yung may mga bisita ako nandito sa kabila. Ang quarters nila nandun sa kabila, nasa bitna ang bahay ko. So, hindi sila hindi sila makikita ng mga bisita ko, not unless tawagin ko sila. Opo. Kahit sino pong mga bisita ko na pumupunta dito, kahit tawagin ninyo kung paano ko sila itrato. Opo, oo. Alam niyan ng mga kaibigan ko na halos, maaga kasi yan silang natutulog dahil. May mga bisita pa ako, wala na yan sila, hindi na natutulog na yan sila. Oo. Hiwalay ma'am. Ang trabaho lang nila sir, magtatrabaho lang sila, magigising yan alas 7 ng umaga, magtatrabaho lang sila hanggang tanghalian, pagkatapos ng tanghalian, matutulog na yan sila hanggang alas 4 ng hapon. Opo. Babangon ko sila mag-awalis-walis magluto. Hanggang ganun pagkain ng ato. Hanggang ano, pagtapos ng kainan, tulog na rin po yan sila. Okay. Hindi ko lang alam kung nag-i-internet pa kasi minsan ang ilaw, maabot yan ng alas 2, alas 3, nakabukas pa. Okay. So minsan, asawa ko pa yung nagigising sa kanila sa umaga. Oo. Kailangan na pa kami magigising. Oo. Si Daniela ma'am, mayroon pang dalawang buwan na kukunin na sweldo. Kailan po natin maibibigay ito ma'am? Ma'am? Hello? Okay, saglit lang nga. Napuputol yung linya niya. Bakit kaya ganun na? Aksyon! Bandera! Dali lang nga. Kausap natin yung amo. Si Sir Luis Evangelista, okay na rin. Paano tayo kay ano sa Dolly? Papatulong tayo dito. Sa Dolly. Globe naman si Sir Luis Evangelista. Tulungan natin itong mga kasambahay. In fairness naman sa mayari, talagang pagsasalitay natin sila para naman may paliwanag nila. Ha? Dali lang ha. Aksyon! Bandera! Hihingi pa ako ng kopya sa kanila, sa may-ari, na sabi na nanakawan sila. Hello, ma'am? Naputol yung linya eh, ma'am? Ah, sige, saglit lang ha. Para may pagpatuloy natin yung pag-uusap. Hello, hello ma'am? Opo, opo. Ma'am, may sweldo pa raw dalawang buwan na kukunin si Daniela, ma'am. Ay, hindi po. Advance ko siya hanggang October 15. Ah, ibig sabihin, bago sila advance magtrabaho. Advance ko lang siya. Oo, bago yan sila advance magtrabaho. Po. Ma'am? Opo, advance po si Daniela hanggang October 15. Mm-hmm. Si Angel po, may sahuran pa siya hanggang 10. Pero lumayas po siya. Ang sahuran ni Angel po, isa sa 1,000 na lang. 1,000 something, 1,200 something like that. Ma'am? Hindi po ako sure kasi asawa ko po yung nagsasahod. Advance sila. Ang problema ko lang dito, sir, ganito. Okay. Kung nagsasahod ako, hindi ko sila pinapapirma. Yun ang problema ko. Okay. Ma'am, kung advance sila, okay. Kung advance sila magtrabaho dyan, ma'am, kahit kung ganyan kayo magpasweldo, dyan ako magtatrabaho kasi advance pala kayo, ma'am, eh. At hindi aalis yan sila. Hindi yan sila, ma'am. Ma'am, hindi. Ganun po ako magpasahod sa tao. Hindi yan sila aalis, ma'am, kung advance. Di ba? Yung logic na lang, ititignan natin dito eh. Tignan mo, ma'am. Ang pasweldo ninyo ay 6,000 para sa isang kasabahay. Libre kain dyan. Kung advance, kung advance kayo sa kanila, ma'am, ang logic doon, hindi na aalis ang mga kasambahay dahil ang sarap magtrabaho advance sa pasweldo. Sana po, sir. Kasi lahat po ng pagkain na kakain nila dito sa bayan, pagkain namin, pagkain nila. Kung hindi nila gusto ang ulam na niluluto nila, kumukuha po sila ng sarili nilang pagkain. Okay. At nakita ko po yung sir nang umalis sila, nandun yung mga dilata ng anak ko sa kwarto nila. Mga sandwich bread nandun sa kwarto nila, sir. Okay, sige. Ganun po, sir. Oo, nakakatuwa naman. Ibig sabihin, advance kayo. Dito, ma'am, kay ano, kay Angel. Kasi ang usapan si Angel, ay, ang usapan ay 5,000. Si ang usapan ay 5,000 pero pagdating ang usapan ay 5,000 tapos hello pagdating hello ma'am. Sir, putol. Okay, sige, ganito. Si Angel ma'am galing ng Taytay, sa pagtawag pa lang pag-uusap sa cellphone 5,000 din pagdating diyan 3,500 na lang daw po ang pasweldo. Ano nangyari sa kanya? Ay mali po yan, sir. Talagang 3,500 diyan. Si Daniela pa yan yung nag-contact sa kanya. Si Daniela pa yan ang nag-contact sa kanya at alam po ni Daniela yan. Yan talaga ay malaking kasi ng halingan. At saka, bakit naman niya sasabihin na 5,000 ang sahod niya? Okay. Saan ang galing yun?
Yun ang sabi. Kung hindi sana niya nagustuhan, sir, unang buwan pa lang dapat nagpaalam na siya. Kung sinasabi niya na dinaya siya sa sahod niya. At buwan pa lang sila, di ba ma'am? Di ba, sir? Wala pa isang taon silang tatrabaho. Wala pa. Si Angel, magpo-2 months pa lang yan. Bago pa lang ah. Si Daniela, mag-3 months. Angel, dating nagtrabaho yan kay Mayor sa El Nido, umalis din siya, tumakas din siya doon. Mga bago. Si Daniela, dating nagtatrabaho din yan sa Leo, sa isang canteen, lumayas din siya doon. Dahil pinagulitan siya ng amo niya. Oo. Bakit kaya sila... sinerve niya na pagkain na hindi ko alam kung ano yung problema. Oo. Bakit kaya mamumalis ka agad? Kiba bago pa lang, 2 buwan, 3 buwan pa lang sila. Bakit kayo maalis ka agad dyan sa inyo? Ang pagkakaalam ko kay Daniela, ang sabi niya, pinapauwi siya ng tatay niya sa Manila dahil ang pamangkin niya o auntie manganganak ng something like that na yung December. Si Angel. Yun ang pagkakaalam niya. O, si Daniela. Apo. Tapos ito si Daniela, laging maraming kaaway. Ang kaaway niya dito na mga nagkatulong din ng ano, oo, ng kapatid ko or ano, lagi ang silang nag-argue. Si Daniela palaging tuliro ang isip niyan. Tapos ito naman si Angel, pinapauwi siya ng nanay niya, ng tatay ba niya or something like that. Hindi ko alam kung bakit pinapauwi. So sabi ko, sige, umuwi kayo. Pero ang paalam nila sa 10 pa, si Angel sa 10, si Daniela sa 15. Ngayon, 1 week before sila lumayas, ganito ang problema ni Angel. Nagagalit siya kay Daniela dahil ginagawa daw siyang katulong ni Daniela kasi kahit daw yung pagdumi ni Daniela, siya pa ang inuutusan magbuhos sa toilet. Apat na beses daw ginawa yan ni Daniela. Opo. Ma'am, may PhilHealth. Silang dalawa ang nag-aaway. So, hindi ko alam kung... Hello? May PhilHealth at saka SSS sila? Po? May PhilHealth at saka SSS sila? Yun po ang wala pa. Kasi pinapaayos ko pa yan sa tao ko, eh bigyan naman silang umalis. Naku. Pambihira. Sige, tapos? Bigyan naman silang umalis. Hindi pa naaayos. Alam mo naman, sir, pandemic. Hindi naman basta-basta nagagawa kaagad. Maroy. Diba? Kasi ako, mayroon din akong mga ganyan trabahador doon sa El Nido na talagang may mga ganyan. Pero ito nga, bago pa lang sila, siyempre, sir, kung tulad yan, 1 month, 2 months, di hindi ka agad-agad maaayos. Diba? Kung umabot sana sila, kasi ang usapan nga namin, libre ang pamasahin nila dito. Okay. Basta umabot sila ng 6 months. Apo. From 1 to 6 months, maaayos na lahat ang dokumento. Dahil alam ko rin naman yun, sir, na kailangan yun. Okay, sige. Pero hindi naman silang lumayas. Okay. Anong magagawa ko? Okay, sige ma'am. So, wala... Sir? Oo, so wala pala. Nagtrabaho na sila ng 3 buwan. Wala pa silang SSS at saka PhilHealth, ma'am, no? Magtatatlong buwan pa lang si Daniela. Yung mga dati ba, ma'am? At saka pandemic. Yung mga dati meron? Pandemic, sir. Okay. Sige. Ma'am, baka may gusto ka pang sabihin sa kanila. Last na lang, ma'am, kasi maubusan ako ng oras na eh. Baka may mensahe ka sa kanila, ma'am. Tapos kung ano man, follow up natin ito bukas, ma'am, para maasikaso natin sila at matulungan natin, maiayos natin yung problema na ito. Anong mensahe niyo sa kanila, ma'am? Ang akin lang naman, sa susunod sana, kung may problema sila sa kanilang mga amo, magprangka sila, hindi sa ganyan. Kasi pag tumakas ka, bakit ka tatakas? Hindi ka naman pagbabawalan kung gusto mong umalis. Di ba, sir? Kasi yan lagi ang ginagawa nila sa dati nilang malaging amo, tumatakas sila. Tapos magbibintang pa sila sa amin na ganyan, dinadaya sila, tapos ipinapahiya. Saan ko sila ipinahiya? Di ba, sir? Parang kunting respeto naman. Sabi nga ng mga kaibigan ko dito, ang ganda-ganda ng buhay nila dyan. Tapos ginawa nila ng gano'n, anong gusto nilang ipalabas? E, siyempre, nagalit din yung asawa ko. Kaya gano'n yung nangyari. Kasi, di ba pinagkatiwalaan namin sila sa bahay, sir? Iniiwan namin sila dito, whole day sila lang. Okay. Inuutusan ko sila bago ako umalis. Pagdating ko, hindi pa nila nagagawa, kaya natulog sila maghapon. Siyempre, sa akin, okay na, pero sa ginawa nilang ganyan, hindi maganda. Sir, okay, sana hindi na nila... Sige. Ma'am! Okay, naputol na yung linya ko, Dong. Aksyon! Bandera! Sabi na lang kayo, Dong, kung ano matatawag na lang ako ulit sa kanya bukas. Alas 12:52, andito si Doklin Sanico. Doklin, magandang buhay! Aksyon! Bandera! Yes, magandang buhay sa iyo, kasamang ka, Gerald. Magandang buhay sa lahat ng ating mga suking tapag subaybay po ng Aksyon Bandera. At medyo makulimlim, malamig na panahon, and konting ingat-ingat po sa panahon po ngayon. Ay, minsan, bumibiglang bumabagsak ang ulan.
No, at uso na naman ang ubo, sipo, ang trangkaso. Ayan po mga kapatid, pangalagaan ang ating sarili. The only prevention that we have right now is to have our good health. That's why napaka-importanting manatiling maging malusog ka sa mga kadyarat. Iabol ko lamang yung schedules natin, no? Especially sa northern area na papunta tayo, no? So inikayat natin ang lahat nating mga kapatid na nakikinig po ngayon. We have our tentative schedule due to some of announcement po dyan sa bayan po ng Inlido. We have also scheduled in Taytay, even in Rojas and Barangay Abungan and pati na rin sa San Bayan ng San Vicente. But ang El Nido, medyo ano natin, hinihintay natin yung feedback within this day. Tomorrow, meron tayong official announcement, no? Kasi malalaman natin ngayong araw na ito para sa standpoint na ito ba ay para sa pangkalahatan o not including the upper, especially we execute the free consultation and free check-up dyan po sa bayan ng El Nido, no? So, inikayat natin sila for the answer na hinihintay natin para bukas para sa official announcement natin sa schedule natin sa bayan ng El Nido. But as of now, ang ating schedule sa October 15 ay tuloy-tuloy po. October 15, dyan po tayo sa bayan ng Rojas. Alright? Umaga po yan. Tayo po ay nandyan po sa Manga Building in front of Pentecostal Church. Dyan po mismo sa Radyo Bandera Station, no? October 15 po yun ang umaga. Sa hapon naman po ay nandyan po tayo sa bayan ng mga taga San Vicente. Iniimbita natin sila dyan. Ang dami kasi nakaabang dyan. October 15 po ng hapon, dyan tayo muli sa bayan ng San Vicente, sa San Vicente Public Market, San Vicente, Palawan. Radyo Bandera Station po yung ating venue, no? October 16 po sa buong mag-araw, El Nido, as what I said, no? Tentative po ito. Pero kung sakasakali matuloy natin sa araw po ng October 16, dyan po tayo sa CQ na Sigdan, Barangay Villa Libertad, Radyo Bandera Station, National Highway, malapit lang yan sa Armglass Supply, dyan sa bayan po ng El Nido. So buong mag-araw po tayo po ay nandyan po sa bayan ng El Nido. And then October 17 po ng umaga, dyan tayo sa bayan po ng Taytay sa Radyo Bandera Station, katabi lang mampuyan ng Casa Rosa. And October 17 po ng hapon ay nandyan po tayo sa Barangay Abungan sa Barangay Gymnasium, no? Yan po yung ating schedule sa Barangay Abungan. October 22 ng umaga, dyan tayo sa bayan ng Brooks Point sa Esperanza Compound, Moreno Street, Moreno Street, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, Radyo Bandera Station. Sa hapon naman ng October 22, dyan po tayo sa Mabini Street in front of RHU, Batarasa, Palawan. And then sa October 23 po ng umaga, dyan po tayo sa Barangay Rio Toba, sa Macadam Street, Makasuot Compound, Bandera Station, Rio Toba, Batarasa, Palawan, Radyo Bandera Station. Sa hapon naman po ay sa bayan po ng Rizal, sa Lubaton Compound, Barangay Punta, Bar Rizal, Palawan. Tabi lamang po yan ang Radyo Bandera Station, which is ang Nature's Medic, no? Branch na bayan, sa bayan ng Rizal. October 24 po ng umaga, dyan tayo sa bayan ng Quezon, sa Barangay Hall, Alfonso 13, Poblacion, Quezon, Palawan. And then October 24 po ng hapon ay muli tayo po ay dyan sa bayan po ng Nara, dyan po mismo sa corner Panakantu, Nara, Palawan, dyan po mismo sa Radyo Bandera Station. Yan po yung kabuhang schedule natin kasamaang kadyarad, no? At yes, palatilihing abangan nyo po yung mga announcement natin para nang sa ganun yung mga pasyente. Yun ang concern natin kasamaang kadyarad, no? Na ma-cater natin ang mga pasyente natin, especially sa pagpunta natin dyan, kasi napakahirap sa panahon ngayon kasamaang kadyarad. Nahihirapan silang ipaabot, no, yung mga health concern nila. And that's why tayo na po mismo muna ang bibisita sa inyong mga lugar para kayo po ay mabigyan gabay kung ano mga pwede niyong gagawin using the complementary and alternative medicine. And of course, our clinic is open para kayo po ay paglingkuran from Monday to Saturday from 9 o'clock to 4 o'clock. Dito lamang yan matatagpuan sa loob po ng Bandera Compound, Makasite Complex, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City, Palawan. Tabi lamang yun ang PLDT office. Maaari kayong tumawag mag-text sa ating hotline number 0912-7144-006. And of course, still kasamaan ka, Gerald, no? Manatiling maging malusog. Available ang Serpentina capsule. Kaya nga, lagi natin hinikayat, especially sa mga may hypertension, may mataas na sugar level o diabetes, no? Na subukan ang paggamit po ng Serpentina capsule. Na kung saan ito'y proven and tested na kasamaang kadyarat. Marami na ang nakasubok na natulungan sa pag-neutral ng blood pressure and then even their diabetes,
na kung saan ay ginagamit nila sa pang-araw-araw at wala na sila maintenance ngayon kasamang Kajarad, no. So ngayon po ay nakakatuwa nga isipin kasamang Kajarad na marami na ang natulungan ng Serpentina capsule. Ang pag-inom po niyan, take 2 capsule 3 times a day good for 7 days and then after 7 days mag-reduce na lang po kayo 1 to 2 capsule for your daily maintenance para sa magandang kalusugan po natin. Pati na rin sa mga may bukol kasamang Kajarad, parati nating sinasabi, no. Yes, no. Any kind of bukol or any kind of inflammation activities sa iyong katawan, ito may tumor na malignant or ito may benign, no, malaking tulong po ang phytostin capsule na kung saan ito po yung formula or a kind of a product kasamang Kajarad na puro ang extract ng mangosteen kasamang Kajarad. Kaya ibig sabihin, concentrated ng mangosteen, ibig sabihin nun kasamang Kajarad, mataas ang effectivity ng anti-inflammatory na kung saan ay makukuha natin sa phytostin capsule na makakatulong sa lahat ng mga bukol kasamang Kajarad. No? Pati na rin sa mga may problema sa mata, katarata, glaucoma, pterygium, at astigmatism or any kind na panlalabo sa pangmata, mga mata kasama ang Kajarad, ang eye care capsule ay available po yan. Ang lahat ng yan ay available po sa lahat ng mga Nature's Medic branches sa buong lalawigan ng Palawan, pati na rin sa mga some of pharmacy na malapit po sa inyong lugar kasama ang Kajarad. Maraming salamat sa iyo kasama ang Kajarad, because we're running out of time. Yung schedule po ng ating, I'm sorry, yung announcement po, papahabol natin within this day or tomorrow kasama ang Kajarad sa Radyo Bandera page, okay, pati na rin sa Nature's Medic Center Filter. Hindi pa kasi natapos na edit kasama ang Kajarad. Hindi, bukas i-play rin natin. Yes, we play. Yeah. Pero one of the, siguro mamaya-maya na mape-play na rin 'yon kasama ang Kajarad. No? Anyways, kasama ang Kajarad, maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon. God bless us all. Magandang kalusugan po sa ating lahat. Action Bandera. Thank you kay Doc Len Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Action Bandera. Wala na ho tayong oras eh. Itutuloy ko yung bukas siya yung sapin doon sa amo na advance magpasweldo, pero yung tao hindi tumagal ng taon, buwan lang umalis na. Akalain mo yun? Action! Bukas na yun, bukas. Wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood sa ating palatuntunan na Action Bandera. Ang inyo po na kasama ka, Gerald Gales. Maganda nga po, Pilipinas. Action Bandera!